Hello mga sis! Sa mabiyayang araw po muli sa lahat, lalong-lalo na po sa aking mga suki at sa aking mga followers. Sa araw po na ito, ituturo ko po sa inyo ang paggawa ng balloon cake design. Mga sisi, nagawa po sa chocolate moist cake and whipped frosting icing. Ang gagamitin po nating balloon dito mga sisi ay artificial balls na pang-design po talaga ng ating cakes. At gumamit din po tayo dito ng angel's breath na artificial flowers mga sisi. So sa nakikita nyo po, ito po ay 2-tier at ang color po nito ay tan. So ayan mga sis, habang pinapakinis po natin ang ating icing mga sis, ay makikita po ninyo ang size ng ating cake. So ang cake po natin dito mga sisi ay 8x6 and 6x7, opo mga sis. So, tinaasan po natin yung pang second tier para po ma-achieve po natin yung design ng balloons mga sis. So, habang pinapakinis po natin ang icing natin sa cake, so ayan, finas forward na natin mga sis kasi sobrang haba po. So, ayun po mga sis, nung kuminis na ay inumpisahan na po natin ang pagkabit ng ating mga design. So, yung ating photo paper design, yung baby mga sis, yan po ay laminated. Opo mga sis, tapos umpisahan natin sa paggawa ng string na parang yung string na yon ay made of fondant, white fondant siya mga sis, na yan po yung hawakan ng baby para po kunyari nahawak siya sa mga balloons. O diba mga sis? So, ayan, diba? May nakita kayong string mga sis. At yon, pasensya na at medyo nasobrahan ata sa liwanag yung ating light. O diba? So, ayun, parang nakakasilaw mga sis. So, ayun mga sis, habang inaayos po natin yan, makikita nyo po maya-maya ang kabuuan po. So, ganyan lang naman po siya mga sis ka simple. So, ang kailangan mo lang talaga ay mag-ready ng iyong mga materials na kakailanganin. Itong order na to ay makonsider ko as rush order kasi ngayon in order, kinabukasan ka agad. So, talagang hinanap ko pa mga sis yung mga artificial balloons sa aking mga suppliers. So, ayun, ang biyaya ng Panginoon, nakahanap naman po tayo. So, ayun na mga sisi. So, syempre, yung ating expectation versus reality, hindi po tayo, talaga tayo pwede magpapatalo doon. Dapat talaga mas mahihigitan natin ang ating model cake na gagayahin. O, diba sa nakikita nyo? So, ang gamit nating kulay dyan sa mga balloons ay pink and gold. Pero ang model niyan ay pink and white. Pero dahil nga, wala naman po talagang makita, talaga walang mahanap at kulang tayo sa oras para hanapin yung ibang color. So, kung ano na lang yung available kay supplier, yun na po ang ginamit ko. And syempre, nag-match din naman siya dahil ang iba nating topper, like yung happy birthday ay gold din naman siya. Pati yung ating number at candle ay ginamitan natin ng gold. So, ayan na siya mga sis. Ito na po ang ating finished product. Eh, hindi nyo lang nakikita yung ginayahan natin, ino, pero masasabi ko talagang mas maganda itong gawa po. Siyempre naman mga sis, talaga naman yun ang ating kagustuhan na mahigitan natin yung model cake para naman matuwa po si customer. So, sobra namang nagandahan si ma'am, ano dyan, si madam. At very happy din ako dahil nagustuhan niya. So, ayan mga sisi, thank you so much sa inyong pong pagtangkilik sa akin pong mga cakes, sa pagtingkilik po sa aking mga posts. Paki-follow niyo po ako for more cake tutorial mga sisi sa aking FB page na Ninita Babes Cake Shop, sa aking Facebook profile na Ninita Babes Nazareno, at dito sa account na ito na Ninita Potot Guasin mga sisi. So, ayun mga sis, salamat po sa patuloy po ninyong pagtangkilik and don't forget po to follow me for more videos and more videos and more videos tutorial. Thank you mga sisi, God bless us all and good luck and God bye! Mwah! Nang sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Bye-bye mga sis! So, ito na po mga sis ang ating cakes for today. Sabay po natin ginawa yung wedding cake at birthday cake na ayan. Same day, mga sis. So, time to deliver. Bye-bye. Thank you.